ang 11th Pinoy boxer na naging world champion sa larangan ng boxing, ang 1970 World Flyweight Champion na si Herbito Salavaria. Sa nalalapit na 100-year anniversary, noong tayo'y magkaroon ng unang world champion sa katauhan ni Pancho Villa, gugunitain natin ang mga Pinoy boxers na naging kampyon sa mundo ng boxing. At ngayong araw ay kikilalanin natin kung sino nga ba si Herbito Salavaria. Pinanganak bilang Herbito Salavaria noong January 20, 1946 sa May Santa Cruz, Maynila. Ang batang si Herbito ay maagang napasalang sa mundo ng boxing nang isabak siya sa kanyang pro debut sa edad na 17 anyos. Dito nakalaban niya si Johnny Bulawan sa May Rizal Memorial Sports Complex at manalo sa pamamagitan ng puntos. Sa unang tatlong taon niya bilang professional boxer, nakapagtala na agad siya ng 17 panalo sa loob ng 20 mga laban. Kaya naman siya ay nabigyan ng break para maging contender ng National Flyweight Champion na si Rick Magramo. Alam niyo ba na ang labang Herbito Salavaria at Rick Magramo ay naging isang rivalry? Ito ay nangyari ng paglabanan nila ng 4 beses ang titulong Philippine Games and Amusement Board flyweight title. At sa una nilang pagkikita, mas nanaig ang champion na si Magramo na nanalo sa pamamagitan ng isang unanimous decision. Ngunit matapos ang 6 na buwan para sa pangalawa nilang pagkikita, binawian naman siya ni Salavaria at matalo sa pamamagitan ng split decision. Ang kanila namang pangatlong pagkikita ay naganap noong 1967. 6 na buwan ulit mula nung pangalawa nilang pagkikita. Nabawi naman ni Magramo ang kanyang titulo sa pamamagitan ng split decision bago tuluyang wakasan ang kanilang series. Pagkaraan ulit ng 6 na buwan para sa pang-apat nilang pagkikita nang magkampyon ulit si Herbito Salavaria bilang National Flyweight Champion. Matapos naman ang 2 taong pamamayagpag bilang national champion, si Herbito ay nabigyan ng imbitasyon para maging challenger ng OPBF flyweight champion na si Takeshi Nakamura na matatandaan na ating na-feature sa istorya ni Bernabe Villacampo. Ang laban na Nakamura versus Salavaria ay naganap sa Arneta Coliseum noong October 18, 1969 nang ma-technical knockout ng Pinoy challenger ang Japanese champion sa loob ng 12 round upang mapanalunan ang regional title na OPBF flyweight title. Naging banayad naman ang pagiging regional champion ni Herbito dahil naging matagumpay siya sa 3 title defense bilang champion. At dahil sa paghahari niya bilang national at regional champion ng flyweight division, nabigyan din ng pagkakataon si Herbito para maging challenger ng WBC flyweight champion na si Charchai Chionoy. Ang world title fight na ito ay isang rematch matapos ang 2 taon ng tangkain ng kababayan na si Bernabe Villacampo na agawin sa Thailander ang WBC title, ngunit ito ay nabigo. Ang unang world title fight ni Herbito Salavaria ay ginanap mismo sa baluarte ng champion sa Bangkok, Thailand noong December 7, 1970 kung saan hindi inaasahang ma-technical knockout sa loob ng second round ang champion na si Chionoy para maagaw sa kanya ang titulo at tanghalin si Herbito bilang WBC at lineal flyweight champion. Bukod sa WBC flyweight title, nakuha rin ni Herbito ang titulo ng WBA nang makalaban naman niya ang Japanese champion na si Susumu Hanagata noong April 1, 1975 sa harap mismo ng Japanese boxing fans at manalo sa pamamagitan ng split decision. Ang kanilang laban ay nagkaroon pa ng rematch pagkaran ng 6 na buwan at matagumpay naman niyang nadepensahan ang kanyang titulo kahit na ginanap ulit ang kanilang laban sa Japan. Ngunit 4 na buwan mula ng laban na yon, naagaw ang WBA title kay Herbito nang talunin siya ng bagitong challenger na si Alfonso Lopez sa harap mismo ng Filipino boxing fan sa Araneta. At dahil dyan,
Napagpasyahan na lamang ni Erbito Salavaria na magretiro sa edad na 32 anyos matapos niyang matalo sa kanyang boxing comeback 2 taon mula nang siya ay matalo kay Alfonso Lopez. Alam niyo ba na si Erbito Salavaria ang pangalawang Pinoy flyweight champion na naging lineal champion sunod kay Pancho Villa, at siya ay naging bahagi din ng Philippine Sports Hall of Fame Class of 2018. Bilang Pilipino at pagiging tagahanga ng larong boxing, mas mainam na kilalanin muna natin ang sarili nating mga boksingero, at upang madagdagan na rin ang kalaman tungkol sa kultura ng boxing sa Pilipinas. At bago ko tapusin ang video ay mag-iiwan ako ng tanong na maaari nyo sagutin kung gusto mong ma-shoutout sa susunod nating video. Ang tanong ay, sino ang unang lineal flyweight champion ng Pilipinas na sinundan ni Erbito Salavaria? At kung ikaw pala ay bago pa lamang sa ating channel, ay huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para updated ka sa mga ilalabas nating content tungkol sa Philippine sports history.